Okay guys, na welcome sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Mabuhay. Mayroon tayong inayos na 3 tanner. Itong split type no, na floor standard. Nagka-problema siya guys. Ang problema niya, nung chinik natin, kasi kaya hindi lumamigawa nung may wire na nagka-problema. Yan guys, ito yung nagproblema no, na sunog. Buti hindi check lang natin kung hindi napikton yung motor no. Medyo di kinaya no, lumutong yan no. And then pangalawa no, siguro ano ko lang to assessment ay nasira din yung capacitor niya no? Yan 60 microfarad to no, kaya nasira. And then sana hindi napiktuhan yung motor no. Check natin maya maya, kaya lang hindi natin ma-check kung hindi natin may kabit, pero testeran pa rin natin no. Bago natin ikasama maya ay testeran natin. Pero salamat dahil nakakuha tayo ng kapasitor na mura, 60 din no. Yan, kaya pinalitan natin sa ngayon, pinalitan natin ng mga winding, kaya pakita ko guys no. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share and subscribe na sa channel natin, Sir Dennis. Yan, 3 tanner po to no, dito sa church. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ito po yung magnetic contactor no. Pinalitan natin ng mga bagong terminal, yan po no. And then okay na no, dinugsungan natin. Kaya yan po ang winding niya no, yung contactor. Yung mga wiring chinik natin, yung mga luma na na-wire no, tinanggal natin. Yan, kaya mamaya pag natestingan natin no, kailangan na rin itong linisin. Isa sa mga dahilan na kaya yung bumibigay yung mga wiring, kasi hirap yung compressor no, gawa nung sobrang dumi yung condenser, o di kaya yung indoor niya, yung evaporator. Kaya kailangan talaga part niya ng maintenance, yung paglilinis no, every 6 months. Lalo na pag gamit talaga yung aircon. Pero pag hindi naman, kahit mga 8 months guys. Yan guys no, 3 tanner po to no, floor standard carrier. Yan, actually matagal na tong carrier na to, pero hanggang ngayon no, tumatakbo ng maayos pa. Yan, yan. Tapos ito yung winding no. And then update ko na lang kayo mamaya guys no, after nito. Kaya nga sabi ko, check natin na. Yan po yung kapasitor no. Yan no, yan, yan po yung kapasitor na nasira. And then yung wire na ibang linya naman, yan o, nagkurod. Yan, yan guys, kaya yan ang ano natin, papalitan ngayon o. Yan, yan, update po kayo mamaya no, yung kasunod, para kailangan nating masubaybayan at lalo sa ating mga viewers. Kaya yan guys no, yan guys, okay na, na set up na po natin yung kapasitor at yung mga bagong wire. Testing na natin no, at chinik natin ng tester no, okay naman, wala naman siyang grounded no. Kaya yan, siguro okay na to. Check pa ulit natin yung resistance no. Yan, check natin ulit. Yan guys, naka-andar tayo fan. And then mamaya local start natin kung start na yung blower, condensing fan at saka yung compressor no. Yan, yan, naka-fan na yan no. Testing lang natin, and then mamaya linisin natin no, at least kung hindi ba napiktuhan yung compressor. Yan guys no, local tayo ngayon, mga ilang minuto lang. Yan guys, start na natin local. Yan o, mandar. Okay po, nag-materialize. Yan o, yan. Okay guys no, mandar yung compressor. Salamat sa Panginoon dahil walang hindi napiktuhan no. Okay siya. Serbaran natin mga ilang minuto. Yan po. Yan. Kaya thank you Lord. Salamat Panginoon na walang masyadong sira. At yung ano lang, yung kapasitor lang ang nagkaroon problema, at saka yung winding. Kaya 3 tanner to, carrier. Yan guys.
Oh, terrier po yan, 3-tanner. Nice natin dito sa Mabuhay, no? Yan, at is gumana. Salamat Panginoon, no? Huwag yung kalimutan, i-like, share, and subscribe ang channel natin para masundan nyo to, guys, no? Ganun lang ang procedure, no? Pag medyo mahirapan kayo, may wiring naman na nakalagay na, sundan nyo lang yun, yung palitan lang ng mga malalaking wire. Kasi baka, yun nga, si Brandumi, additional load na niya, kaya kailangan niya, lakihan lang yung wire. Yeah. Check naman natin, okay? Yung wala naman siyang, which is, tawag nito, yung grounded, okay naman siya. Yan, may siguro linis tayo. Yan guys, no? Mamaya ipakita ko rin yung indoor kung anong update. Yan guys, no? Kinakpan muna natin. Testing muna natin mga ilang minuto, siguro 10 to 15 minutes. And then, lilinisan natin kasi sobrang dumi. Kaya siguro bumigay yung mga wire, capacitor, ganun talaga. Pag hindi na na-maintain sa cleaning, additional load kasi yun eh. Ayan, titingnan natin yung indoor guys kung ano po yung update. Ayan guys, yung 3-tanner, natistingan natin, no? Lamig, pero may konting palang kulang, no? Sa 3 yun. Kaya ang sistema nito, lilinisin natin yung evaporator at kakargahan ng 3 yun. Okay naman siya, pero kulang lang sa lamig yan. Dapat ano to, magmo-moist. Yan guys, no? Kaya yan. Pakabuti ng ating Panginoon dahil hindi... 1 hours pa lang yan. Opo. At least hindi napiktuhan yung compressor kasi yun yung pinatatakutan ko kasi pag ang compressor ang na-damage, mahal yun, mga 16,000. At least yung wire lang at saka yung capacitor, mga wiring sa... Ayan. No? Mamaya, linisan natin to ang kakarga na lang ng crayon. 3-tanner, floor standard na aircon. Yan. Ganda to sa mga simbahan or mga function hall. Yan, ito ang mga ginagamit. Yan guys. Ganda. 3-tanner.